unahin na natin para pagtikim natin. Lalo tayong gaganahan kasi masarap. Ayan, may tira akong adobo. Meron din akong crab. Yun, pampalasa yun. Tsaka sa amin, sa Bicol, pampalambot yan sa langka eh. Kung yung medyo hindi maganda, yung tawag sa amin, makuraksil. Yung hindi malambot na langka, yun, nagpapalambot yun. Tsaka yung bagoong. Pag nilagyan mo noon, yun, medyo malambot na yung ano, yung gulay. Tsaka yung tinapa, ayan. So, kaya lang po, ang langka na gagamitin natin is almost ano yan yun, luto na eh. Kasi dyan ko yung kinuha sa ano, sa encan na siya. Hindi gaya sa atin, pipitas pa ng fresh sa puno. Yun ang masarap. Tapos, yung ano lang, yung yang lang, ano, yung jackfruit lang ang kukunin, yung tawag doon? Yung maliit pa, pag binalatan mo yon, tapos hihiwain mo lang yung pabilog, yun ang masarap na palusag. Tapos ito, yung ano, hindi na tayo aakyat ng puno, yung niyog, andyan na sa lata. Coconut cream na siya. So, hindi gaya sa atin, magbubunot pa yung tatanggalan ng balat, yung husk. Tapos kukudkudin pa, gagatain pa, pipigain, ito hindi, andyan na. So, kahit nandyan na siya, mas masarap pa rin sana yung fresh. Kaya lang, wala. Magtiis-tiis muna pag uwi, saka na lang makakatikim ng fresh. Kaya ito, mabubuo din ang ating palusag. So, tara po, samahan nyo ko sa pagluto ng aking palusag. So mga ka-journey, mag-start na po tayo magluto. Nilagay ko na dito yung dalawang latang gata. Ilagay na natin yung mga ingredients. Ito na yung bawang. Pero po pag ano, pwede na yan sabay-sabay yan. Kasi binata naman siya. Bawang. Buya. And then itong ano. So, ang pagluto po ng fresh na langka, sabi ko nga, ang mas maganda yung mura pa, yung maliit pa, na parang ano pa lang, parang yung mga ganito. Carmen Lupi, Kamsor. So doon po, marami doon kahit saan ka pumunta, maraming langka. Kahit sa tabi-tabi lang ng bahay. Kaya naalala ko, masarap ka ko 'yun na lutuin. Ang tawag sa amin noon, pinalusag na langka. 'Yun, pag sabing pinalusag, ang hiwa malalaki. Tapos, ang pagluto po nun, pag ano, nilagay, pakahiwa, ilagay mo lang yun sa kawali or kaldero. Tapos, doon mo ilalagay yung kakanggata, mga tatlong nyug. Yun ang masarap doon, para maglatik, magmantika, yung ano, yung pagkaluto niya. Tapos, pakalagay mo yung langka, at meron na siyang gata, yung kakanggata, ilalagay mo na yung mga sahog. Sa atin sa Bicol, ano lang, kahit tuyo lang, kahit
kahit tina pa lang, okay na. Kahit bagoong lang. Kaya lang, since dito naman, marami naman akong tira-tira sa ref, kaya pinagsama-sama ko na. So, hintayin po natin na mag-ano siya, mag-iga. Bago ko ilagay yung, ano, yung iba pang ingredients. Ito, pwede na itong ilagay. Ito po, yung tira kong, ano, ito, adobo. Pero kung wala po kayong adobo, kung gusto niyo rin talagang lagyan ito, kasi malasa din pag meron ibang ingredients. Kahit yung ano, yung belly, pork belly, i-ano nyo, i-gisa-gisa nyo, then pa-brown-brownie ng kaunti, masarap din yun na isama sa ano, masarap din yun na pang sahog. Meron naman kasi ako nito eh, sobra na to sa, nandyan lang, kaya isama ko na. Yun. So, ang tinapa po, maya-maya kasi madudurog siya. Ito po, pwede na to. Pwede nang isama. Sama na natin. Ito palang mga sahog, ulam na. Kaya lang, nagkikrave talaga ako sa, ano, sa gulay na langka. Naalala ko yung, ano, yung niluluto namin lagi sa probinsya. Kaya, sabi ko lutuin ko kahit hindi fresh yung langka. So, lagyan po natin ng konting asin para mag-ano siya, maglasa. O, ayan, mga ano lang siya. Mga isang ano lang, kutsaritang asin. Kailangan po timplahin na natin 'to kasi pag nilagay natin yung ano, nilagay natin yung langka, hindi na siya ano, hindi na siya babaliktarin. Or kung yung fresh naman ang gagamitin niyo, isang balik lang. 'Yun ang ano, 'yun ang signature ng ano ng palusag, yung buo pa yung makakain mong langka. Hihiwain mo lang ng maninipis. So, ito po, hindi ko na siya ginalaw. Si, baka galing niya sa lata. Ito na yung ano. O, ganito na itsura niya. O, ayan. Inugasan ko lang siya. Ayan na. Hindi ko na siya niliit-liit. Ang tawag doon. Basta ganyan na siya. Tikman natin yung sabaw niya kung ano. Kung dadagdag pa tayo ng alat. Ayun, sarap. So, ilagay na natin yung ano. Konti lang naman. Saka pag ano po, pag ginataan or ginisa, lagyan po natin ng ano, yung secret ingredients, ayan o. Brown sugar. Kasi yung dinamnam ng ano, ng gata at ano, ng mga gulay, kasi yung gulay, may mga ano din yan eh, matamis-tamis din yan. Tapos, syempre, naglagay tayo ng asin. Ito yung pambalans. Kahit anong luto, pwede niyong lagyan yan. Pambalans yung sugar.
natin, one nga natin itong balance na. Yan, sobrang sarap. So, ngayon, ilagay na po natin itong ano, itong langka. Ayan, ilaw natin yung apoy. Baka dumikit, sayang. Baka masunog yung ilalim. Sana magustuhan nyo po at patuloy nyo po akong subaybayan at manood po kayo sa aking channel para po lagi po kayong updated sa aking mga ginagawang pagluluto. Maraming salamat po sa lahat. Kita-kits po tayo sa mga susunod.